Hello everyone! Welcome back to my channel. Ito po si Lutong Pinasarap Vlogs. Mga langga, kumusta po kayo? Para po sa video natin today guys, ay maggagawa po ako ng malunggay pandesal. At para po sa mga ingredients, ilalagay ko po yung tamang sukat sa description box. Meron po akong bread flour, active dried yeast, sugar, salt, baking powder, egg, melted butter, lukewarm milk, at yung aking fresh malunggay leaves. So mag-umpisa na po tayo. Pagsamasamahin po natin yung ating mga dry ingredients. Sugar, yung yeast, yung salt, at yung baking powder. Ganyan po. Haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine ang ating lahat na dry ingredients. At sa punto pong ito, gagawa po tayo ng balon. Ganyan po. At ilalagay po natin yung ating lukewarm milk. Yung itlog, at haluin lang po natin ito. Ilalagay po natin yung ating melted butter. Continuous lang po sa paghahalo hanggang sa mag-combine po siya. Bago natin ito ilalagay sa ating stand mixer. So ngayon guys, magsisimula na ako sa paghalo gamit yung aking stand mixer. At ilalagay ko na rin yung aking malunggay leaves. Slow mode lang po yung aking stand mixer. Naka-slow mode lang siya. Gumamit po ako guys ng stand mixer kasi hindi ko po kaya ang maghalo. Ayan, scrape down lang po natin. At hahaluin ulit. At sa punto pong ito, ilalagay ko po siya sa medium . Nakikita nyo guys, hindi na siya masyadong dumidikit sa gilid. So, malapit na po itong ating dough. Ayan, ito try ko na po siya. Kapag po ito ay hindi mapupunit, ito po ay pwede na. Ayan, pwede na po siya.
maglagay lang po tayo ng oil sa ating kamay para hindi po ito manikit. At para po sa ating bowl na paglalagyan. Ayan guys, hindi siya dumidikit. So, ibig sabihin, pwede na po itong paalsahin. Coveran po natin ng cling wrap. At i-rest lang po natin ito ng 1 hour. So, after 1 hour, ayan na po. Lumobo na yung ating dough na ginawa. So, ngayon, bibilugin po natin ito ulit sa ating surface or table at hahatiin po natin ng 4. Ayan po. Gagawin po natin yung parang baston. Prepare na po tayo ng ating breadcrumbs. Hahatiin po natin yung ating nagawang baston or yung dough. Ayan guys, kung mapapansin nyo, hindi pantay-pantay yung aking sukat kasi po nag-i-experiment po ako kung ano yung maganda. Pagkatapos po, ibilugin, ididip lang natin siya sa ating breadcrumbs. Ganyan lang po. Madali lang po siya. Actually guys, madali lang po gawin. Madali lang sundan yung mga napapanood natin dito sa YouTube. At lahat po ng mga ginagawa ko ay made from scratch. Hindi naman po ako chef. So, ayan na guys. So, sa nakikita nyo, iba-ibang process yung ginawa ko. Kasi po, sinasabi ko, nag-experiment po ako sa aking mga niluluto. So, ayan na guys. Tatakpan ulit natin ng cling wrap at paalsahin ulit natin ito ng about 30 minutes. Ayan, ready for baking na po. Ibibake lang po natin ito ng mga 20 minutes sa 175 degrees Celsius. Ito na, tapos na po yung ating pandesal. Meron na po tayong homemade malunggay pandesal. Napakalambot. Ayan. Nakikita nyo po, umuusok pa. Mainit-init pa po yung aking ginawang pandesal. Napakalambot po niya guys at malinamnam.
Sana matry nyo rin po ito sa inyong mga bahay. At ito po yung maliit na ginawa ko kanina. Yung ibang form naman siya. Ayan, napakalambot po. Napakasarap po niya. I-try nyo rin po yung version ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking channel. At sa mga baguhan po dito, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Thank you for watching. Stay safe. God bless.